guys! Welcome back to my channel. I'm your Mami Sang. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 14, 2023. Panibagong analyze at panibagong reaction po ang gagawin natin ngayon. Ang pag-uusapan po natin ay follow-up ng 12-day suspension ng It's Showtime. Bago po tayo magsimula, gusto ko po sana magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. So ito po, magsimula na po tayo. Ayan, eto. Ang topic natin ngayon ay Vice Ganda Ayon Perez sinampahan ng kasong kriminal ng social media broadcaster dahil sa pagsubo ng icing. Pamagat palang ulam na. Grabe. Lumaki na ng husto yung nangyari sa kanila dyan sa palabas. Ano? Eto, basahin na po natin. Kasong kriminal na ang isinampa ng isang grupo laban sa magpartner na Vice Ganda at Ayon Perez kaugnay pa rin ng umano'y indecent acts na ginawa nila sa It's Showtime. Pagkatapos ngang magpahayag ng suporta ang Christian Coalition Movement or CCM sa Movie and Television Review and Classification Board or MPRCB na sa naging desisyon nitong patawan ng 12-day suspension ng It's Showtime, ay may bagong grupo ang kumastigo kina Vice at Ayon. So ayun na guys, no? So bigyan natin to ng reaction, ng analyze reaction. So ayun na guys, parami na ng parami ang nagsasampa ng reklamo kay Vice Ganda at kay Ayon Perez. Malamang ano to guys eh. Sa tingin ko madadagdagan pa tong mga nagre-reklamo na ito. Kasi parang ano to, feeling ko ah, hindi ko alam kung may such a word as public case. Yung tipong lahat, kahit sinong tao na, ay pwede nang magreklamo doon sa nangyari na subuan ng icing. Hindi ko lang sigurado guys, kasi alam nyo naman ako, wala naman akong alam sa batas. Kaya ano na natin, ibigay na natin dun sa mga vlogger na nag-aaral talaga ng batas yung tungkol dyan. So ano, guha tayo ng sarili nating word, ng pagkakaintindi, yung public case, di ba? Na kahit sino, pwede nang magsampa ng kaso kay Vice Ganda at kay Ayon Perez. Kasi nga, may mga bata sa tabi nila, na ginawa nila yung icing na yun. Tapos, live television pa, hindi po ba? Yung tipong, for example, ay na, may panibagong grupo ang nagsampa ng kaso, di ba? So, for example, kung sino man ang mga mamamayan na sumusubaybay ngayon or sa It's Showtime o kahit saan, kung sila ay sobrang yaman at walang magawa sa kanilang pera, pwede nilang kasuhan si Vice Ganda at si Ayon Perez. Kung may pambayad silang marami sa mga attorney nila, may marami silang oras para gugulin na magsampa ng kaso dun sa magpartner, pwedeng pwede na. Kaya kahit sino, pwede na magsampa ng kaso sa kanila. Kasi ayan na, nadadagdagan na yung mga grupo na gustong mag-file ng case laban sa kanila. So sa tingin ko guys, at sa, ano sa tingin nyo din, malamang madadagdagan pa to mula ngayon. Ayan, maniwala kayo sa akin. Kasi ngayon, araw ng Huwebes, September 14, wala pa rin tayong naririnig na public apology nung dalawang magpartner na si Ayon Perez at si Vice Ganda. Hindi po ba? Hanggang ngayon, wala silang public apology. Kahit ang It's Showtime, wala silang nilalabas na pahayag, or ang ABS-CBN, wala pa rin silang nilalabas na statement tungkol doon sa icing incident na yon. Diba? Tutuloy pa natin ang ating pagbabasa. Nakatanggap ang bandera ng official statement mula sa kapisana ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated, or incorporated na pala sila, or KSMBPI, hinggil sa pagsampa nila ng kaso laban kina Vice at Ayon. So ayun, seryoso na talaga. Magsasampa talaga ng kaso ang KSMBPI. Tungkol dun sa insidenteng icing, grabe. Lumaki na talaga ng husto yung insidenteng yun. Ito guys, no, sa mga ka-analyst, mga ka-reaction, kung mahal talaga ng It's Showtime or ni Ayon Perez at ni Vice Ganda ang kanilang mga audience, dapat aalagaan nila. May mga nagre-reklamo na tungkol sa kanila, dapat
nag-public apology na talaga sila para hindi na humantong sa ganito. Lumaki na talaga yung issue. Ito, tuloy pa natin ng pagbabasa. Ito'y may connect pa rin sa pagsubo ng magkarelasyon ng icing gamit ang kanilang daliri sa Isip Bata segment ng It's Showtime noong July 25. Ayun nga guys, kung maaalala ninyo, itopic na natin dito sa vlog natin. Yun nga na, nagsubuan sila ng daliri at kinain ang icing ng cake. So may cake dito, tapos kumuwit ng icing, tapos sinubo nila sa kanilang mga bibig. Tama ba yun? Oh, mga supporters ng It's Showtime, para sa inyo to, tama ba yun? Tapos may mga bata pa sa gilid. O sige, pagpalagay na natin na, sige, walang mali siya, huwag natin bigyan ng mali siya yung pagsubo nila ng daliri nila na icing, tapos susubo yung daliri nila sa bibig nila. Sige, huwag natin bigyan ng mali siya. Okay. Yung ano lang, pagkuwit na lang ng icing, isusubo sa bibig. Yun lang ang topic natin. Ato, para sa mga It's Showtime followers. Tama ba yun? May mga batang nanonood. E di kung, for example, yung mga batang yun, dahil napanood nila yun, nagpunta sa birthday party, may nakitang cake. Kumuwit ngayon yung batang yun at sinubo sa bibig niya. E di syempre, pagagalitan siya nung may-ari ng cake, kung sino man. O kanino bang anak to, hindi pinagsasabihan, hindi mo na magpaalam, hindi mo na humingi ng pahintulot. Di ba? Dapat, kung kakain ng cake, dyan sa It's Showtime, gawin yung tama. Kung may cake, ihiwain nyo, ilagay nyo sa platito, kung gumamit ng kutsara o ng tinidor, tsaka kumain. Hindi, ang ginawa ninyo, si Ayon, hawak niya pa yung cake niya, kumuwit talaga ng ganyan. Tapos ito namang si Vice Ganda, nagpa-slow motion pa. Diba? Oh, It's Showtime, tama ba yun? Imagine niyo yung mga bata, nagpunta sa mga birthday party, nagkukuwit ng mga icing, tama ba yun? Hindi, it's not a good manner. Maling-mali yun. Sige, alisin nyo na yung malicious. Ang dami nagsasabi na, mga matatanda lang ang nagbibigay ng malisya. O sige, alisin na natin yun. Pagbibigyan namin kayo. Eh yun, tama ba yun? Nakukuwit ng icing gamit ang daliri tapos isusubo sa bibig. Tama ba yun? Mali. Mali yun. Hindi tama yun, di ba? May mga bata pa kayo sa gilid. Maling-mali talaga yun. Ang daming nagbabash ngayon sa MTRCB tungkol dun. Gigil na gigil sila dun sa icing. Na porket sa icing lang daw, ang tawag dito, 12-day suspension agad ng katapat. Hindi ba nila alam, nakakalimutan ba ng It's Showtime followers, na ang dami ng mga nangyari bago pa mag-icing. Bago pa yung icing incident na yan. Kumbaga, sumabog na lang yung MTRCB tukol dyan. Kasi ang dami na pala nilang kaso sa MTRCB. Tapos, eto, nadagdagan ng icing incident na to. Sa, kumbaga parang pagkapunong-puno na, syempre aapaw at aapaw yan. Parang may ganun, di ba? Nakalimutan ko lang yung word doon. So, eto, tuloy pa natin na pagbabasa. Asa na ba ako? Eto, ilang miyembro ng grupo sa pangunguna ni Attorney Leo Olarte ang nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office nitong Lunes, September 11, para formal na magsampa ng reklamo laban sa dalawang host ng It's Showtime. So, ayun na nga. Nagsampa na sila ng reklamo laban doon sa dalawang host na sina Ayon Perez at Vice Ganda. Ayon sa KSMBPI, kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code na may kinalaman sa Section 6 ng Article 201 at sa Republic Act Number 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isinampa nila laban kina Ayon at Vice. So dahil batas-batas na ito, ulitin ko, ipaubayan na natin doon sa mga vlogger na nag-aaral tungkol talaga sa batas. So ang pagkakaalam ko lang dito yung cybercrime kasi pwede talaga sa Cybercrime Prevention Act, pwede talagang maging sa cybercrime kasi naipalabas may internet, napapanood siya online, di ba? May computer, so talagang pwede talaga siyang cybercrime. So tuloy pa natin ang pagbabasa. Kamakailan lamang ay nagpahatid ng suporta ang naturang organisasyon ng
MTRCB kasabay na pakikipag-meeting nila kay Chairperson Lala Soto. Handa raw silang makipagtulungan sa ahensya upang mapigilan at maiwasan ang mga immoral content sa noontime show sa TV. O mga It's Showtime followers ulit, anong masasabi ninyo dito? Tama ba? Or may nagawa bang mali ang It's Showtime? Sagutin ninyo. Kailangan makakasagot ninyo sa mga isipan at puso ninyo. Mali ba ang ginawa ni Ayon Perez sa Advice Ganda? Or tama ba yon? Nasa sa inyo yan. Tuloy pa natin na pagbabasa. Sa isang post ng KSMBPI, makikita ang mga litrato ng membro nito at ni Chairperson Lala na may caption na signing of the Memorandum of Agreement between Spin Media and the Kapisana ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated at the National Office of MTRCB last August 24, 2023, followed by a special meeting with MTRCB Chairperson Lala Soto discussing the proliferation of immoral contents in some of the noontime TV shows and how we can support MTRCB in raising the public awareness and action to address moral decay in the entertainment industry. Spin Media now is an official affiliate of KSMBPI. So ayun no, yung MTRCB nagkakaroon na siya ng mga makakatulong para magbantay sa noontime show. Ayan, bukas ang bandera sa magiging paliwanag ni Vice at Ayon pati na ng ABS-CBN at buong production ng It's Showtime. Habang isinusulat ang balitang ito ay wala pang pahayag ang mga taong involved. So ayan, so the end. Ito guys, bigyan natin na analyze and reaction itong buong report na ito. Simple lang naman guys, ano, para sa akin, na opinion ko lang to. Kung itong si Vice Ganda at si Ayon Perez ay humingi na talaga ng tawad noong umpisa pa lang, hindi na hantong sa mga sasampa pa ng kasong kriminal sa kanya na, hindi na hantong dito. Kung naging humble lang sila, hindi na hantong dito na may magsasampa pa ng kasong kriminal doon sa magpartner. Hindi na hantong dito kung umpisa pa lang, noon pa lang, ay humingi na sila ng tawad kung nagpakumbaba na sila. Eh hindi, anong nangyari? Nung pinatawan sila ng 12-day suspension, kinabukasan lumipad ng ibang bansa yung magpartner. Hindi ba? Yun, ganun nila tanggapin yung kanilang 12-day suspension. Diba? Dapat nagpakumbaba na lang sila, humingi sila ng paumanhin or humingi sila ng pasensya sa mga manonood nila. Or kung ang tawag dito, kung hindi man sila, bakit hindi nagawan ng ABS-CBN yun? Nagumawa ng statement ang ABS-CBN na nagsasabi na, kami po, in behalf of Ayon Perez and Vice Ganda, ay humihingi ng pasensyas kung may mga nasaktan man sila sa kanilang ginawa at hinihingi po namin ng pasensya, etc. Yung ganun kasimple lang ba, hindi na hantong dito, ayun ta, ano na, tulad nito, ano na, nadadagdagan na yung mga nagre-reklamo sa kanila. Diba? Tsaka hindi lang naman dito sa icing talaga nagsimula eh. Umpisa pa lang, ang dami na nilang nasasabi on air, live, isa-isahin natin, ha? Ano, nakapagsalita sila ng G-spot, mayroon tinggel, may pepek short, at may vibrator. Kaaya-aya ba yun sa mga pandinig ng mga mamamayang Pilipino? Tapos, anong nangyari is, after nilang banggitin yung mga salitang yun, wala lang. Hindi sila nag-public apology or humingi ng pasensya sa mga manonood nila. Wala lang. Parang ano lang, parang normal na salita lang para sa kanila. 'Di ba? Wala lang, ganun lang. Maling-mali talaga, umpisa pa lang. Tapos ito nga biglang sumulpot itong icing incident na 'to. At saka isa pa pala guys, mga ka-analyst bago ko makalimutan. Ah, 'di ba nabanggit na nila 'yung mga salitang 'yon? Wala bang nagtuturo sa It's Showtime na or wala bang ng idea? Kasi malamang naman, hindi naman sila lahat boplaks dyan. May mga matatalino naman siguro dyan, di ba? Di ba, wala bang nagtuturo sa kanila na, oy, teka lang, parang foul yun, ha? Dapat hingi tayo ng paumanhin or pasensya sa mga manonood. Wala bang nagsasuggest na ganun? Wala bang nagtuturo sa mga host ng It's Showtime tungkol dun?
'di ba? Or kung hindi man sila turuan, yung sarili man lang nila. Kasi malamang naman, kunyari, for example, si Kim Chu, naisip niya na, uy, may mali ako. Dapat hingan ko ng ng pasensya or sorry sa madlang people. Yun ang tawag nila sa mga audience nila, madlang people. Tapos hihingi siya ng pahintulot sa production ng Showtime na pwede ba akong humingi ng pasensya or sorry sa madlang people kasi nasabi ko tong salitang to. Malamang sa malamang naman, papayagan siya ng production ng Showtime. Or ng ABS-CBN, papayagan siya. Eh hindi, wala tayong naririnig, hindi po ba? Na hanggang ngayon, wala silang public apology, wala silang mga statement, di ba? Ah wait, may statement pala. Ang ABS-CBN, ABS-CBN naglabas ng statement. Tungkol saan? Tungkol doon sa 12-day suspension ng Showtime. Eto. Ayan, ito yung nilabas nila, pahayag ng ABS-CBN sa desisyon ng MTRCB sa Showtime. Ito yung statement na nilabas nila. Natanggap namin ang ruling ng MTRCB na nag-uutos na isuspende ang Showtime sa loob ng 12 araw mula sa pinalidad ng desisyon ito. Kami ay maghahain ng motion for reconsideration dahil naniniwala kami na walang nangyaring paglabag sa anumang batas. Ayan guys, ha, naniniwala daw ang ABS-CBN na wala silang nilabag na batas. Diba? Wala silang nilabag na batas. Patuloy rin kaming makikipag-ugnayan sa MTRCB para makapagpatuloy ang Showtime sa paghahatid ng libangan at saya sa minamahal naming madlang people. Buong puso kami nagpapasalamat sa lahat na nagmamahal at sumusuporta sa Showtime. ABS-CBN News. So, ito yung pahayag na nilabas nila. Nung after nung naglabas ang MTRCB ng 12-day suspension doon sa Showtime. Parang nakakatawa lang, matatawa ka. Doon naglabas sila ng statement, pero yung mga host nila, yung mga artista nila na nagsalita ng mga hindi kaaya-aya na mga salita on live sa TV na milyon-milyon, kung saan ang Showtime ay milyon-milyon ang followers, audience, narinig yun, wala silang pahayag na ganyan. 'Di ba? Nakakatawa lang. Ano na nangyayari sa Showtime? 'Yun lang, guys. Kung talagang humingi ng pasensya si Ayon Perez at si Vice Ganda, wala itong topic na 'to. Ayun na naman, tulad ato, maiko-compare na naman natin kay Wally Bayola at kay Jose Manalo nung nakaraan. Naalala ninyo na i-vlog din natin na nagmura si Wally Bayola live, 'di ba? Rinig na rinig eh. Tapos kinabukasan, humingi siya ng sorry, humingi sila ng public apology, na humingi sila ng pasensya sa mga tao na nanonood sa kanila. Tapos after noon, kinabukasan na 'yon, tuloy ang show. Wala na, patay na 'yung issue. Wala na tayong narinig, 'di ba? Patay na 'yung issue, parang may apoy, sinabuyan na agad ng tubig. Tapos na. 'Di ba? Wala nang issue. Itong kay Vice Ganda at kay Ayon Perez. Hanggang ngayon nagliliyab pa rin ang issue nila. Nadadagdagan pa, lalong lumalaki yung liyab ng apoy nila. 'Di ba? Kung talagang humingi talaga sila ng public apology. Pwede pa naman eh. At saka ang tawag dito, sabihin natin sige. Tao lang, nagkakamali lang sila, 'di ba? Tao lang, nagkakamali lang tayo. Lahat tayo nagkakamali. Hindi ko alam kung ano discarte talaga ni Vice Ganda. Simple lang talaga eh. Ang alam ko matalino kasi itong si Vice. Eh. Kung mag-apology lang talaga to. Tapos eh, wala nang kaso. Kumbaga, siguro, makakuha pa siya ng simpatya sa tao, bababa yung 12-day suspension, or mawawala na lang. Yun kung aaminin nila, yung pagkakamali nila. Diba? Tsaka hindi naman nakakababa ng moralidad ang paghihingi ng paumanhin, ang paghihingi ng tawad, diba? Be humble, ika nga, ang sabi ng lahat. Ito pa, dagdag ko pa, guys. After nung ma-receive nga ng Showtime yung 12-day suspension nila, kung mapapansin ninyo, madalas na yung pagpaparinig ni Vice Ganda doon sa Showtime, doon sa palabas nila mismo. Nagpaparinig siya na patama kung kanino man. So, ito naman ang hamon sa'yo, Vice Ganda. Banggitin mo na kung kanino ka nagpaparinig. Total, malakas naman ang malakas naman ang loob mo, ba? Diba? Banggitin mo na yung pangalan kung sino. Huwag ka na magparinig. Diba? Puro ka parinig eh. Banggitin mo na. Matapang ka naman eh, ba? Diba? Ano ka naman eh, ang tawag dito. Lahat kaya mong sabihin, ba? Diba? Prangka ka.
Sabihin mo yung pangalan kung sino yung mga pinariringgan mo. Ang dami mong pinariringgan eh. Pagka dyan sa showtime, dyan sa palabas mo, parang takot ka, pero sa concert mo, hindi ka natatakot. Kung ganun mo nalang bastusin si Jessica Soho, diba? Incidente na yan, na kung saan ay nabastos si Madam Jessica Soho doon sa concert ni Vice Ganda. Medyo matagal na kasi yan eh. Tsaka, ano naman, humingi naman ng apology itong si Vice Ganda, pero ilang araw pa ang nakalimpas, tsaka ang daming hanash ni Vice Ganda bago siya humingi ng public apology kay Jessica Soho, kay Madam. So ayan, mga ka-analyze, mga ka-reaction, dito ko na lang tapusin ang ating chikahan. At bago ko makalimutan, eto, kinikilig ako. Meron tayong shout-out. First time natin mag-shout-out. Eto, shout-out. Maria Teresa Romero. Ito ang sabi niya, Mami Sang, it's Saturday na naman. Shout out sa ate ko kay Ame at Flor Landrito from Tess Romero. Salamat! Ayan, shout out! Ayan. So, dito ko na tapusin ang ating chikahan. See you on our next chikahan! Magandang gabi po at God bless!